Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Dr. Luigi Segundo and Dr. Rucci Cruz, welcome to the interviewer. Nice to see you. Maraming salamat. Formal na formal tayo. Then ang pag-uusapan natin ay puso. May mga nagsasabi na noong COVID daw, totoo na mas marami ang pumanaw dahil sa heart failure kesa sa virus. I think ang tinutukoy mo, Tito Boy, is yung broken heart syndrome or takot subo cardiomyopathy. Kasi during that time, syempre yung height ng pandemic, no, lahat tayo under stress, lahat tayo may mga fears, no, about the unknown kasi bago tong pandemic sa atin. So, medyo dumoble yung mga pasyente na they're suspecting na namatay or na-admit because of the broken heart syndrome or takot subo cardiomyopathy. And ang heart failure or heart disease in general, medyo tumaas din kasi of course, naging medyo sedentary yung lifestyle natin. Naka-lockdown tayo, wala tayong access sa labas. Ang diet natin medyo limited. Most of the time, we depend on food deliveries na puro fast food, etc. And yung iba, hindi nakakapagpa-check up sa mga doctors nila, pati kami, naka-lockdown. No? So, I think these are very important factors during the COVID-19 pandemic. Para maunawaan ng ating mga tagapanood at mga kaibigan, ano ba, Doc, ang heart failure? Alam mo, wala po tayong Tagalog term, Boy, sa heart failure. No? Pero siguro, isa sa mga nabasa ko, palyadong puso. Kasi ang pinaka malapit siguro, mahina siya. No, mahina yung puso, kaya in heart failure. Pero di ba, Doc Rucci, maraming stages yan. Dati, ang alam lang natin, mahina siya tumibok, kaya may heart failure, kaya may sintomas yung pasyente. Ngayon, nalalaman na rin natin na minsan, hindi siya nakaka-relax ng tama. So, to simplify, basta hindi tama ang function ng puso para mag-pump ng blood sa buong katawan, that is heart failure. So, paano napupunta doon sa estado na yon? Paano nagkakaroon ng heart failure ang isang tao? So, as mentioned ni Dr. Luigi Tito Boy, no, na mayroong four stages yung heart failure. Pag mag-start tayo sa stage A, ito yung mga pasyente na may risk factors lang ng heart failure. Which is basically, halos lahat ng pasyente na nakikita natin na Dr. Luigi. No? Ito yung mga patients na may hypertension, diabetes, history of heart failure sa family, naninigarilyo, etc. No? Pero wala pa silang heart enlargement, wala pa silang changes on ECG, wala pa silang symptoms of heart failure. Then, pag napabayaan yun, let's say uncontrolled yung kanilang hypertension, pupunta siya sa stage B. So, ito naman yung mga pasyenteng may risk factors, plus meron ng heart enlargement, meron ng potential na baradong ugat sa heart based on ECG, meron ng ibang findings on their heart, no? Mataas yung pressure sa lungs, etc. And stage C, ito na talaga yung parang full-blown heart failure talaga. Kasi sila na yung mga pasyenteng may symptoms, merong pagbagsak ng heart function, tulad na sabi ni Dr. Luigi. And basically, these are the patients na yung puso nila hindi maka-generate ng enough blood para isupply yung organs ng katawan. So, they would have symptoms. And stage D, hopefully, ito yung ayaw nating mangyari. These are end-stage heart failure patients that would need transplant or mga mechanical or mga robotic hearts already. You know? So, ganun yung spectrum of the disease. So, pwede kang mag-start as a smoker or a patient who has hypertension, and eventually, you could succumb to heart failure. Pero itong mga stages na ito, iba't iba ang sintomas. Mga kababayan, ako'y natutuwa po. And proud to introduce to you SendWave, the fee-free remittance app for OFWs and kababayans living abroad. You know what you do?
Use my promo code BOY to receive $10 free credit on your first transfer. Visit the link on the description for more info. Maraming salamat po. Yeah, ang magandang pag-usapan yun, sabi nga ni Rucci, bago pa lang mag-stage B na may senyales na lahat may risk factor eh. And if you look at data sa Philippines, maraming may hypertension. Yung latest data... Ito yung mga risk factors. Yes, risk factors. Okay, no? Hypertension. 30% sa Pilipinas, no? Sa bata, may 5% na adolescents, no? Diabetes, about 7%, no? Sila yung isa sa common, high cholesterol, obesity, smoking. Namamana ito? Merong mga namamana, yun, hindi natin siguro mapapalitan. Pero merong mga modifiable, eh. Smoking, okay. Weight, inactivity. Mm-hmm. Okay. Marami akong nakikilala na may sakit na sila pero hindi pa nila alam. Tama. Okay, halimbawa may enlargement ng isang tao. Ano yung indicators? Yung enlargement na wala pang nararamdaman, nakikita yon, pwedeng x-ray. Yun yung pinakasimple. At saka minsan, physical examination ng doktor, may senyales na malaki yung puso. Pero ikaw na tao, pwede kang walang maramdaman, di ba, Dok? Pwede. Oh, pero kung may mararamdaman ka, ano? Nahihirapan ba ito huminga? Correct. Okay, so ang mga pinaka-common symptoms ng heart failure, Tito Boy, yung mga hinihingal. Kasi ang nangyayari sa patients na may heart failure, yung blood na supposedly forward, palabas ng heart, bumabalik sa lungs nila. So parang nangyayari, parang nalulunod yung kanilang baga. So they feel breathless. Okay. Most of the time, yung mga patients, syempre, medyo ambulatory pa, lalakad pa sila, by pull of gravity, bababa yung fluid sa kanilang legs. So, nagmamanas yung ibang patients. And then, depende sa cause ng heart failure, kung ang cause ng heart failure is baradong ugat sa puso, they can feel chest pains, o kaya kung because of any mabilis na heartbeat, pwede may palpitations. But, ang pinaka-common na symptom, Tito Boy, would be breathlessness po, okay, or paghingal. So no wonder kung bakit ang heart failure, isa sa mga causes, leading causes ng pagkamatay dito sa Pilipinas. Confirmed yun? Yes, we can say that. Based dun sa most recent data, Tito Boy, as of, I think, November 2022, ang leading cause of death ng mga Pinoy is ischemic heart disease. Opo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, Tito Boy, ischemic. May barado. Kulang sa oxygen po yung ibig sabihin ng ischemic. And oxygen is delivered through the blood vessel. Ano ang cause nun? Coronary artery disease, may tawag doon. Ibig sabihin, kasi ang leading cause din ng heart failure related to heart attack and coronary artery disease. Ibig sabihin, yung mga mataas ang cholesterol, may diabetes, smoker, yung mga artery na nagsusupply ng dugo and oxygen sa babara. Puso, nagbabara. Ano yun? Yung mga, sa smoker ka, ano yung mga maling kinakain? Cholesterol. Ano fatty yan? Food. Sa fatty food. Mm-hmm. Ito yung mga chicharon, ganun? Correct. Lechon? Rito. Po. Mataas yung cholesterol content ng karne, red meat, kumpara sa white meat, mas taas ang cholesterol. Sugar, sobrang sugar, it can lead to diabetes, pwede rin magpatigas ng cholesterol. Alat, isa pong risk yan para tumaas yung blood pressure. Pero everything in moderation, hindi naman sinasabi na bawal ang lahat ng ito. Tama. Yeah. Okay lang naman. Siguro, sasamahan ng exercise. Yep. Bakit importante yon? Para? Kasi yung mga pangit na cholesterol na kinakain mo, so basically these are animal sources, no? Ang mabait lang na animal, Tito Boy, para alam mo may pwede ka pang kainin. Yung mga isda. So fish, okay, they're a good source of omega-3. Correct. Chicken. The white meat ng chicken ay breast. Meron ding red meat ang pakpak at saka ang hita. So meaning less of the pakpak and hita, more of... Yung pa naman ang masasarap. Ang reaction siguro ng nanonood sa atin, ang dami naman pa. Ano ba naman yun? How do you actually simplify this? Kasi parang ang obserbasyon ko, prone ang Pinoy sa heart disease. So, first of all, bakit? Dahil dito? Yes. So, may mga data kasi tayo, Tito Boy, no? Merong Asian Heart Failure Registry. So, tayong mga Filipinos, compared sa mga Chinese, sa mga Malays, Indonesians, tayo yung pinakamaraming
tao na may hypertension. Tayo rin yung may competitive number of patients na mayroong baradong ugat sa heart. Kaya nga, yun ang most common cause, doc, ng death. And diabetes din. So, yes, prone tayo sa mga sakit na yun. Most of the time, it's hereditary, especially yung diabetes. Ano? Mm. So, we should, siguro, paano i-simplify? Ako, I would always tell my patients na choose the healthier choice, hopefully. And try to check din sa label rin ng mga kinakain nyo. And everything in moderation, Tito Boy. Mm-mm. Nanay ko yun, ang nagsasabi lagi. Everything in moderation. Mm-mm. Agree. Sa T-Shay Boy, meron kaming 50 to 100. Madaling tandaan. Which means? 5 to 100. 5 to 100. 50 to 100. Okay. 5 stands for 5 servings of fruits and vegetables in a day. 2 stands for ideally less than 2 grams of salt per day. Mahilig sa alat ang Pilipino, and that's a common cause of hypertension. That means less than isang kutsaritang salt. Or if you read the label, mataas yung sodium content, and dapat less than 2 grams in a day. 1 is 1 hour of exercise per day. 30 minutes is good, 1 ideally. Pwedeng multiple times of the day pocket exercises. 0 is 0 smoking. And the last 0 is ideally 0 sugar drinks. If you follow that and you don't have heart disease right now, then the likelihood of you meeting us, maybe hindi na pa. Hindi ko alam kung paano ko magre-react. Pero preventable. Yes. Paano? It's preventable. Okay. Kung nandun ka na sa age, or especially if you have family history of heart disease, no? Kasi yung heart failure, Tito Boy, is it's a common misconception na sa matatanda lang yan. Mm. It's actually, it's a misnomer, no? Ako, ang youngest heart failure patient ko, Tito Boy, ay 18 years old. And it's a genetic hereditary type of heart failure. Mm. So if you're feeling those symptoms na nabanggit natin, if like hypertension, it doesn't have any symptoms, then please take a minute and check your blood pressure. Pag mataas, see your doctor. Dapat rin, you make it a habit to check your cholesterol levels and your sugar levels para you know if you have the risk factors to develop heart disease. Para at the early stage, if you're still at stage A or B, kuha mo na. Treatable ito. That's what you're trying to say. That at a certain stage, treatable ang treatable itong mga sakit sa puso. Yes, but heart failure is not curable, Tito Boy. Tito Boy. Heart failure is not curable. Yes, Tito Boy. What is treatable? Treatable, mapapaganda namin yung quality of life. There are medications now. Ang ganda ng era ng heart failure ngayon, Tito Boy, kasi it's an active area of research. Marami ng bagong gamot. Dati, bed rest lang yan, tsaka pampaihi. Ngayon, there are a lot of medications that could improve the heart function, that could make you feel better. Mm-mm. May mga patients na nakapag-marathon pa. So, babalik sila sa dati nilang activities. Lifestyle. Hindi sila ma-admit. As long as you give them the right medications and you follow them up. Pag heart failure ang pinag-uusapan, dito sa Kamaynilaan, lalo na sa probinsya, lahat ba ng ospital equipped to manage heart failure? Siguro magandang sabihin na iba-iba yung kakayahan ng bawat hospital. It's easy to imagine na sa Manila, kasi concentrated lahat ng tao dito at lahat ng espesyalista, mas maraming hospitals na may advanced facility. Pero sa mga probinsya, mas maraming ospital na merong local government unit na nakaka-reach out sa mga clinic at nakakabigay ng simpleng gamot. So ang gusto namin sana, may National Heart Failure Network na, di ba, Boy? Mm-hmm. Na lahat na itong ospital na ito mag-collaborate in a network para yung strength ng isang ospital kaya magpa-opera ng pasyente na may heart failure. Sana yung mga ospital na hindi kaya mapadala doon sa mas magandang ospital, di ba, Rucci? Ganun sana yung gusto natin. Pumapasok ba dito ang organisasyon, ang Philippine Heart Association? Yes. Uh-huh. How does it come into the picture? Kasama po sa National Heart Failure Network and the Philippine Heart Association, collaboration with all the stakeholders, no? Una, hindi po naman makakatagbo yung programa kung walang support ng government, no? So we rally with the policymakers
in particular, the Department of Health, kunyari po sa Department of Health, yung guidelines, treatment guidelines, para ma-standardize yung treatment ng heart failure. Kasi ilan lang yung eksperto, pero ang gusto natin, natin sana primary care sa clinic pa lang marunong na. Mm-hmm. So nakikipagtulungan ng Philippine Heart Association, National Heart Failure Network, para masabuo ang guidelines para standardized yung care. No? In terms of mga different hospitals, so through the Philippine Heart Association, kahit po magkakaibang hospital yan, lahat ng cardiologists, we all belong to the Philippine Heart Association. So updated po tayo sa latest guidelines at we collaborate with each other. So we know each other's strength, we know to refer to one another, no? And in terms of making patients know, the lay people, no? We reach out to media like you, kaya no, mas maraming makakaalam na ang heart failure pala, pwedeng ma-manage. Hindi pala yung death sentence pag may heart failure na. Meron na pala tayong kakayahan sa Pilipinas to actually manage heart failure. Para ma-engganyo sila magpatingin sa doktor. What other projects does the Philippine Heart Association have in this direction? Mm-hmm. Advocacy. Meron pa ba iba? Okay. I mean, do you have seminars? Do you have conventions? Yes. For the healthcare professionals, kailangan updated. Sabi nga ni Rucci, ang daming bagong gamot. Importante. Kung ano yung nasa Estados Unidos, Europa, gusto natin nandito rin sa atin. Ano? So we do that by updating ourselves. We call it continuing medical education. So requirement nga iyon na kailangan uma-attend ka ng convention, seminar. On top of that, we reach out. Hindi lang naman cardiologist ang dapat gumagamot ng heart failure at nag-check ng risk factors. So we reach out to primary care physicians. Alam natin, may naririnig tayong universal healthcare, di ba? Mm-hmm. So gusto natin sa simula pa lang kasama na yung pangangalaga sa puso. So among healthcare workers, that's our project. We have to partner with the government, correct? So in terms of Department of Health, we cooperate with them, yung pangangailangan sa guidelines. And last, sa lay, advocacies. No? Mm-hmm. Sa Philippine Heart Association, boy, meron din kaming monthly show. We call it Usapang Puso sa Puso. Oh. So we started that nung... Saan mapapanood ito? Facebook page, Philippine Heart Association. Ayun po, Facebook page, Philippine Heart Association, Usapang Puso sa Puso. Sana mag-guess ka namin doon. Yes. Mensahe para sa ating mga kababayan. Doc Rucci, ikaw muna. Ang heart failure ay isang seryosong sakit, opo. Pero yung masarap pakinggan sa tenga, Tito Boy, hindi po ito katapusan. So marami na po tayong spesyalista, marami po tayong makakatulong. At ang Philippine Heart Association, ito po ay samahan ng mga cardiologist sa buong Pilipinas, ay patuloy na magtataguyod na protektahan po ang inyong mga puso sa heart failure or kung meron na, mas pagandahin ang inyong mga puso. At yung National Heart Failure Network, para po ito sa lahat, Tito Boy, no? Hindi lang po sa mga doktor, hindi lang sa mga ospital, kahit po sa mga nurses, lahat ng healthcare workers, ngayon po gusto naming magkaroon ng support group rin, Tito Boy, sa mga heart failure patients at sa kanilang mga kamag-anak, no, na medyo nahihirapan na harapin itong sakit na ito. So, pwede po nyo kaming puntahan or tawagan through Philippine Heart Association kung gusto nyo pong sumama sa network ito. Welcome po kayong lahat. Mm. Doc Luigi. February is National Heart Month via presidential decree yan, 1973, 50 years na. Oh. And I don't think it's a coincidence na February is Valentine's Day. Binanggit mo kanina yung pagmamahal, yung puso, yun ang symbolism, no? So ako ang ina-advise namin sa pasyente namin, walang nabubuhay para sa sarili lamang, correct? So pag nagmamahal ka, aalagaan mo ang puso mo. Hindi lang yun para sa'yo, para sa minamahal mo. So kailangan, kung wala kayong sakit sa puso ngayon, aalagaan mo ang puso, live a healthy lifestyle, kagaya ng sinabi natin. Kung may nararamdaman na sumasakit yung dibdib, hinihingal, magpakonsulta sa doktor. Ako naman, hindi, ang aking takeaway ay yung 5-2-1-0-0. Very good. Napakadaling tandaan, di ba? 5 servings of fruits, 2 grams of salt every day, 1 hour of exercise, 0 smoking, and 0 sugar drinks. Bakit importante? Dahil kailangan pangalagaan natin ang ating puso. Parati kong sinasabi, kahit sa aming industriya, whether you're a singer or an actor or a host,
lahat ng ginagawa namin, the best way to do what we do. I will not speak on behalf of other industries, but everything we do. And if you want to be the best in all that you do, do everything straight from here, from the heart. Eh kung manggagaling din lang dito sa puso, ialagaan na natin ang ating mga puso. Maraming salamat. Rucci, maraming salamat. Luigi, maraming salamat. Mabuhay kayo at mabuhay ang lahat ng cardiologists, mabuhay ang Philippine Heart Association. Mabuhay si Doc Erlene Demere. Yes. maraming salamat. Hi people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.